Ito yung red na sinasabi kong crystals. What's up mga Brad? Dito na naman tayo sa panibago nating episode. So ngayon ang gagawin natin, mountain climbing naman tayo. Kasama ko ngayon si Mr. Sandy Santa Maria. Bali ano siya, mountaineer din sa Pilipinas. Bali ilang beses niya nang inaakyat yung bundok na to. Gaya na sinabi ko sa inyo doon sa first vlog ko na may bundok dito na may mga makukita kang crystals. Sana maka-encounter tayo ngayon. Bali ngayon, paakyat na kami, entrada na kami. Medyo ano nga lang ngayon, palumpalo pa yung init. Ano ngayon, 42? 44. So temperature ngayon, 44. Medyo mainit pa talaga. Ayan si Sandy. Ayan yung bundok na inaakit namin ngayon. Sana maka-encounter tayo ng mga crystals ngayon. So mamaya na lang ulit, balitaan ko kayo. Continue na lang natin itong video mamaya. Medyo mahirap pumakita, may hawak. A few moments later. So bali Brad, ito, pakikita ko sa inyo yung crystal. Yan. Crystal yan. Bali pag binugahan nyo siya ng tubig o pag nag-flash out kayo ng tubig sa kanya, lalabas na yung pagiging crystal niya, makikita na ninyo. Ayan. O bali, ilang minutes na lang. Ito na yung peak. Nasa taas na kami. Akyat na muna uli ako. Mamaya na lang uli pagkadating namin sa peak. Kuha na natin yung view. Meanwhile. Bali 812 meters siya above sea level. 2,664 feet. Yon, 2,664 feet. Bali pag nandito ka sa peak, ito yung makikita mo. Yan. Maliban doon sa mga crystals na makikita mo. Yan yung makikita mo sa kanya. Yan yung makikita nyo kalsada na yon. Bali, national road na yan. Pag halimbawa pupunta ka na ng Jeddah or going to other places dito sa along Madina area, dyan yung daanan. Itong lugar na to, napapalibutan ng bundok to. Ayan, kung makikita ninyo, napapalibutan siya ng bundok. Yan, puro bundok yan. Karamihan dito may mga minerals na makukuha. Like I mentioned doon sa first video ko na may nakukuha rito mga stalactites, stalagmites, may mga crystals. Ito yon, ito yung bundok na yon. Bali, isa lang to sa portion ng bundok na nakikita ninyo, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, itong bundok na inakyat namin, ito yung pinakamababa. Bali, yung iba kasi pag inakyat mo yung mas mataas, magko-consume ka ng almost a day. Kasi number 1 na kalaban dito pag umaakyat ka ngayon,
yung temperature, mainit pa ngayon. Imagine 5:36 na lang hapon. Pero 43 to 45 pa ang ano temperature ngayon dito, ganun pang kainit. Ngayon nga lang dito sa taas, medyo hindi namin ganun karamdam yung init kasi mahangin. Pero kung walang hangin dito sa taas, as in sobrang init, grabe init ngayon dito. Imagine nyo yung 43 to 45 degrees. Gano'ng kainit yun. Ganong kainit pa siya ngayon dito. Yung summer dito, nag-i-start pa lang. July or August, yun yung talagang pinakamatinding init dito. Kaya pag aakyat ka rito, hindi pwedeng wala kang baon tubig. Tsaka kailangan mo magbaon ng sugar, chocolates. Kasi madidehydrate ka talaga rito. Hypoglycemia ang kalaban mo rito pagka umakyat ka sa bundok dito sa kingdom. Pag ganito summer. Balitaan ko uli kayo mamaya. Standby lang kayo dyan. Peace. Few inches later. Andito kami ngayon sa peak. Papahinga lang kami kasi mainit pa bumaba. Ang masarap ang hangin ngayon dito. Hindi na siya ganun kainit. Nice. Time check. 5:51 PM. Pero tirik pa rin yung araw. Bali yung pagbaba namin mamaya, hindi tayo dun dadaan dun sa dinaanan namin pag-akyat. Ikot tayo sa kabilang trail tayo dadaan. Tingnan nyo mabuti. Mineral siya. Crystal siya pero yung kulay pula na klase ng crystal. Kahit ito. Sure yan, meron yan. Alam mo kung titingnan mo siya, ordinaryong bato lang pero ayan oh, tingnan mo, meron na siya oh. Yung mga puti na yan, yan yung crystal niya. Kaya yung bundok dito, hindi siya basta bundok lang. Kung miminahin to, marami kang makukuhang minerals dito. For sure to, hindi mawawala ng mga ginto-ginto rin dito. Bali ngayon, pababa na kami. Yan, ito na yung pinakang baba niya. Yan. Pababa na kami. It's either dito kami bababa or pwedeng dito rin sa portion na to. Pag dito medyo malayo-layo, iikot kami. Maglalakad kami papalayo. Pero okay lang, maaga pa naman, mainit pa naman eh. Yan yung dadaanan natin pagpababa. Pakita ko nga pala sa inyo ito. Yan. Yan, crystal yan. Titingnan mo siya, akala mo ordinaryong bato lang. Pero crystal yan. Ayan o. Ayan. Marami siya ritong ganon. Ayan, si Sandy, pababa na. San? Ito, tingnan mo. Bali dito ngayon, ang kalaban naman dito, dulas. Pag nagkamali ka dito, medyo masakit din ang gulong dito. Hindi kagaya ng mga bundok sa atin sa Pilipinas. Madulas ka man, eh okay lang. Hindi ganun kasakit. Dito matalas yung bato niya. This is not okay. Yan o, ito, pakita ko sa inyo ha. Ito. Yan. Ito. Ito pula. Ayan o. Ayan. O. Ayan o. Hindi siya basta bato, crystal na yan.
To. To sa ano? Oh, ayan, pula maganda 'yan. Yung pa minsan pulan lang yung kinukuha ko kasi yung puti marami na puti. Ito. Yan, crystal 'yan. Yan, tingnan niyo 'to, nililinisan ni Sandy na 'to. Ayan. Yan yung magpapatunay na crystal na siya. Bali itong bundok na itong inakyat namin na ito, karamihan na makukuha mo rito mga ganyan. Yan, imagine itong malaki na ito. Ayan o. Crystal lahat yan. Ayan pa o. Crystal yan. Ito pa. Ayan. Puro crystal yan. Kaya itong bansa na to, ganun kayaman to. Kung sa minerals at minerals lang pag-uusapan, marami rito. Ayan o. Yan, mga crystals yan. Ito sa ano, red oh. Oo nga eh. Maganda yung red eh. Ayan, kulay red siya. Maraming magaganda yun eh. Yun. Bali, kanina yung bundok na yan, dyan tayo nang galing. Pag akit mo dyan, meron pang isang portion na akitan ka. Yun yung papuntang peak. Ito. Yung bundok na yan, yan yung tinatarget namin na someday maakyat namin. Pero medyo mataas din yan eh. Talagang at least siguro maglalaan ka ng isang araw dyan na paakyat pa lang. Balitaan uli namin kayo pagka may nakita kami na medyo maganda-gandang crystal. Eventually. Mga brad, ito pa oh. Yan, yung mga puti na yan, crystal na yan. Yan yun. Ayan o. Yan mga crystals. Yung mga puti na nakikita ninyo na yan, puro crystals yan. Marami yan dito. Tapos may makikita rin kayo dito ng mga kulay red. May mga tropa kami dito na locals. Sinasabi nila na yun daw yung mahal dito na binibili talaga. Ayan o. Ayan mga brad, makikita ninyo lumabas na yung talaga mga itsura nya. Lumabas na yung ano, yan. Typical yan, mga minerals na yan. Mga crystal yan. Mabasag lang ang panahon. Hindi namin binasag yan ah. Ayan o. Pansinin nyo, nagkikristal na siya. Alin. Malayo yung pinanggalingan niya. Kabiyak-biyak. Oo. Bali yan yung mga makikita mo rito. Imagine, nasa may parting mababa na kami nito, nakakakuha ka na ng ganito. Kung sa ibang bundok, makikita mo yung mga ganito, talagang malayo na siya. As in, halos wala ka na talagang makikita at maririnig na sasakyan na dumadaan. Pero dito, isipin niyo gano'ng kalapit na namin sa kalsada. Oh. Kalsada na yan.
kung magta-trek kami ng pababa na dire-diretso nito, tuloy-tuloy, wala nang 30 minutes yan, nasa baba na kami. Pero makapansin nyo, hanggang dito, kumbaga dito pa lang, jump off pa lang to. Nung bundok, may mga nakikita na kayong crystals. Kusa na siyang lumalabas. Ibig sabihin, ganun karami yung crystals dito sa bundok na to. Actually, palibot yan, puro bundok yan, eh, no? Yan, puro bundok yan. Yan, tung Madina kasi napapalibutan ng bundok to. So, balitaan ko uli kayo pag may nakita kami maganda, pakita uli namin sa inyo. Pag may nakita pa uli kami mga crystals. Mga Brad, dito pa rin kami. Time check natin, 6:23 ng hapon. Bali, malapit na kami. Mga wala ng 30 minutes to kung magtutuloy-tuloy kami pababa. Ito, may pakikita ako sa inyo yung binabasa ni Sandy. Ano to? Yung mga crystals. Ayan. Ito. Ayan. Nakukutkot na yan sa kamay. Ayan, mga crystals yan. Ito. Pero siya yung mga kulay red. Ayan o. Yan. Dami yan eh. May mga kalawit na. Yan, puro crystals yan. Bali dyan kami naggaling sa taas na yan. Pag nadaing mo dyan sa area na yan, may flat dyan tapos may paakyat pa uli. Yun yung papunta na ng peak. So Brad, may nakita kaming itlog. Bali ito, maliit lang na itlog yan. Ibon to. So ibig sabihin sa bundok na to may mga nabubuhay talaga na mga hayop pa. Kahit sabihin mong puro bato at damo lang ang makikita mo rito. Yung mga damo niya pa rito ito. Yan yung mga ganyan. Yung mga pandesierto. So ibig sabihin may mga nabubuhay din dito na hayop. So mga Brad, ayan o, crystal. Ayan o, puro crystal siya, yung mga nakikita nyo na yan. Pag nilinis mo ng tubig yan, lalabas na yung crystals yan. Ito o. So mga Brad, time check tayo. 6:45 ng hapon. Pero andiyan pa si Haring Araw, nagpapakita pa rin. Daming crystals yung mga nakikita namin dito, karamihan mga white, red. Ito. Yan. Crystals yan. Update ko kayo mga Brad.
Time check 6:56. Andito na kami sa portion na ng baba. Ayan. Parting baba na kami. Bali, makikita nyo pa rin kahit nandito ka na sa mababa, ang dami pa rin yung crystals. Oh, sample. Oh. Ito yung red na sinasabi kong crystals. Tapos ano? Tingnan mo. Oh, yan. Malaki. Ganda. Buo-buo. Saan ito? Yung pula na to. Yan. Crystal yan. Yung red na yan. Ito. Ito. Crystal yan. Ito saan o? Namin o. Oo nga. Nakabaon na lang. Bali, ito pa Brad. Hindi ko alam kung anong klaseng crystal to, pero may mga kulay green siya. Ayan o. Pero ang ganda ng kulay niya, mayroong kulay green. Ganda siguro nito pagka nalinis to. Galing nung pagka-green niya, kala mo jade. Time check 7:05. So, mga Brad, nandito na kami ngayon sa baba. Bali, yan yung background ko, yung bundok na inakyat namin. Yan. Yan yun. Dito kami ngayon sa baba. Ridge na kami dumaan. Ito, itong area na to, ridge kasi yan. Yan kami dumaan, mas mabilis dyan pababa. Fifteen minutes maximum na yan or 20 minutes. Ando na kami sa bahay niyan. So, update ko na lang uli kayo mamaya. Peace. A few moments later. So, mga Brad, andito na kami ngayon sa baba. Lalakad na kami. Pauwi na kami ng bahay. Update na lang namin kayo mamaya pag nasa bahay na kami. Peace. Ito na kami sa bahay. Kararating lang namin. So, paano? Hanggang dito na lang muna. Susunod na lang ulit. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe sa channel ko. Peace.